Hi! Ready ka na, Beng? Maubos mo ni siya, Beng? Are you sure? Sige, ubusan natin, Beng, ha? Linggo, mas maliliit na klase ng binili niya sa Kamuling Market sa Quezon City. Ngayon yung 850 naman. Kasi medyo habal-habal na siya gamayo. Pasok ko lang sa budget. Meron ed kami everyday eh. Ang ilang karinderya, hindi na napigilang magtaas ng presyo sa kada order ng itlog. Kasi dati 12 pesos lang yung ed namin. Ngayon ginawa na namin 15 kasi hindi namin kaya remedyohan yung sa itlog. Bukod sa sinasabing mababang supply ng itlog na naging dahilan ng taas presyo, naipapasa rin sa mga consumer ang patong sa presyo ng mga biyahero. Mahirap po, ma'am, eh, kasi kung didirekta po kami sa farm, ang makukuha po kasi namin mga eggs doon, karamihan po yun assorted. Unlike po pagka sa ahli po na nangyukunin, sorted na po yung mga itlog. Mas gusto po namin, ma'am, yung middleman kasi ano na po, hassle-free na po. Ito ang isa sa mga nakikitang dahilan ng Philippine Egg Board kung bakit tumataas ang presyo ng itlog kahit nakapako ang farm gate price ng 7 pesos and 10 centavos hanggang 50 centavos. Pero dahil maraming layer farms sa Central Luzon ang nalugi dahil maubos lang yung dibihin mo sa hinuhugot ang supply para matutusan ang demand doon. So, kapalakan kaya na. My hair is full of life. Damaged hair can be lively again with Dove Serum Conditioner. With serum capsules that regenerate extremely damaged hair as fast as 1 minute. For visibly healthy, stronger, flowy, smooth hair. Bahay na bahay! Dove. Pwedeng magpahinga. Tamang tama ka na kamis. Tuloy ka na to. Sweet magpahinga. Basta may Gopico Brown. Ang first signs. Conditioner, shampoo lang, pwede na. Ay, hair fall. Tsaka na tong conditioner. May hair fall pa rin. Kulang ba ang shampoo lang? Hindi pwedeng tsaka na ang conditioner. Shampoo lang, kulang. Because skipping conditioner can lead to 3 times more hair fall. Kaya mag-cream silk hair fall defense araw-araw. With Trionail Complex that nourishes and strengthens. For noticeably less hair fall and 100% stronger, more beautiful hair. Tama na, at tsaka na. Mag-cream silk araw-araw. Ano mo pa hinidiin ang damdamin? Paano mo patatatagin at pasisiklahin? Tutuwan mo ng may pagmamahal. Mag-good-good ng pagmamahal sa sarap at aroma ng all-in-one Maggi-Maggi sarap. Ano ang sabi? Paano? Ang sarap ng buhay sa mundo ang nagmamahal. Putok sa tamig, kumakapit, amoy down ka pa ba? Best ever downy, ang sagot dyan! Expertly grilled, kaya tagos. Now sarap, mang inasal ang chicken inasal. Inigaw ng tama ang oras, timpla at init. Sarap sa bawat kagat. Mang inasal, the grill expert. Ang sabi ng lola ko, huwag man niyang magtanong. At hanapin ang check. Hanapin ang check. Hanapin ang kama. Hanapin ang right one. Para sa mura, di kanilang nagagawin. Hanapin ang check. Ang right man. Hanapin ang check. Ang right man. Pag may check. Correct. Pag may check. That's the right one. Hanapin ang check. Ang right man. Pag may check. That's right man. Malungkot naman kasi wala na eh. Saan na ba? Yung bangat ko nanonood ko, kaya hindi ko na makikita. Sana, pakatanood para ng mga ibang payet ko, no? Makakaroon ba siya ang digital teleserye? Matatapos na ang paghihinto. Habaman ang unang trailer ng FDJ. Hindi mo lang ginamos. Makalipas ang 22 taon na aresto na ng mga polis ang suspect sa pagpatay kay PR man Bobby Dacer at driver niyang si Emmanuel Corbito sa Bulacan. Nagpapatrol,
Jack Caparas. Pasadong alauna ng hapon itong linggo nang magtempuhan ng mga operatiba ng Regional Intelligence Unit ng Region 7, NCR, at Region 3 ang dating police sa si William Reed sa barangay Poblacion sa Pulilan, Bulacan. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Noy Presiding Judge Rodolfo Ponferrada ng Manila RTC Branch 41, inaresto si Reed dahil sa pagkakasangkot umano nito sa pagpatay sa PR man na si Salvador David Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito noong taong 2000. Dating police at may ranggong senior police officer Juan C. Reed, kasong double murder ang kinaharap niya na walang piyansa. Ayon sa Bulacan PNP, inihain ng mga police ang warrant kay Reed habang nakatayo ito sa isang phone shop sa lugar. Bakit doon sa investigation nila, after na nakakuha nila at nagtanong sila doon na, ang sabi nakatira daw siya sa may palatong kay sa isang barangay ng Kulilan, halos nakikita na nila doon na maikip isang south. Hindi pa malinaw kung ano ang partisipasyon ni Reed sa krimen. Nakakulong ang 57 gulang na dating police sa custodial facility ng Regional Special Operations Group sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang hinihintay ang commitment order niya sa Manila City Jail. Sa isang pahayag, sinabi ng NCRPO na kasama sa National Most Wanted Person si Reed base sa Memorandum Circular Number 2003-106 ng DILG. May 250,000 pesos na reward sa ikadadakit ni Reed. Patuloy ang mag-follow follow-up operation ng otoridad para sa paghuli sa iyong pagsampun sa krimen. Sa isang text message, ipinaabot ng anak ni Bobby Dacer na si Karina na naghihintay lamang sila ng pagkakulong ng gobyerno sa kanilang pamilya. November 24, 2000, nagbukuli ang patayin si Dacer at Corbito sa Maynila. Natakpuan ang kanilang mga sulog na gabi sa Indang, Cavite. Pinatay sila sa pamamagitan ng sakal. Matapos ang investigasyon ng NBI, sinampahan ang kaso ang ilang tauhan at opisyal ng PNP. Ilang mga politiko ang nadawit sa kaso, kabilang na sina dating Pangulong Joseph Estrada at dating Senador Pancino Lacson, matapos na idinig ni Noy PNP Senior Superintendent Cesar Mangcao. Sumuko si Mangcao noong 2017 dahil sa murder case. Matapos tumakas mula sa kustudiya ng NBI noong Mayo 2013. Sana lang. Pahayag at sinabi, wala ko naman isang personal knowledge sa umano'y pagkakasangkot ni Lacson at Estrada. Napawalang sala si Lacson sa Court of Appeals na sinangayunan ng Korte Suprema. Idinawit din ni Mangcao si Noy, Senior Superintendent Michael Ray Aquino, na nakalaya rin sa utos ng Korte sa Maynila. Jan Caparas, ABS-CBN News. Nakinisang ilang grupo ng mga Pilipino sa Kuwait sa panawagang tigyan ng pagkakatay ng OFW na si Genevieve Cabiles Granara. Paniwala rin isang Kuwaiti human rights lawyer panahon na para palitan ang Kuwaiti domestic worker law. Nagpapatrol din ang senior correspondent Maxi Santiago. Lumabas sa official death certificate ng binaslang na final OFW na si Julie Ramara sa Kuwait na nagtago siya ng fracture sa buho, mukha, paha at brain laceration. Dahil ang sinong ng mga labi ni Ramara sa isang Ginamos, wala unod. Thank you for watching.